A blessed day to everyone. Welcome to OPF, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cafe. God is good all the time. 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 Yes, Lord, God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Ako nga pala ulit si Brother JB. Welcome kayo sa ating OPM, our online prayer meeting here at Jesus County, Cavite Page. Ayan, mga kapatid, Mondays to Fridays po ang gawain ng ating Panginoon, 7 p.m. hanggang 8 p.m. lamang tayo ngayong gabi. Yan, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Bati muna tayo sa ating mga kapatid na mga early viewers. Sister Lola, good evening sa iyo. Sister Ruth Inonog, good evening sa inyong lahat dyan, mga kapatid. At yan, si Mami Beng, thank you Lord. At Sumuntoya Family, Brother Genesis, Sister Michelle, Brother Dan. Yan, thank you Lord. Thank you, Jesus. Sister Maria Novi, good evening sa iyo, kapatid. Yan, thank you, Lord. Brother Amado Gohel, Brother Reggie, Brother Richmond Cuenca, good evening sa inyong lahat dyan. Sister Patricia, Brother Henry, yan, Sister Grace, Sister Girly, yan, salamat sa Sita Italia family dyan natin. Salamat sa Panginoon. At yan, mga kapatid, huwag nating kalimutan na maging part ng ating digital evangelism. Ano ba to, mga kapatid? Paki-share yung ating live dyan sa baba, sa paki-click yung share. Ito, share button, right post, at post para makita ng ating mga friends sa FB yung share natin ngayong live. Yan, good evening din po, Sister Lola, Sister Lola, Sister Lorna Avellino, yan, Sister Maureen, good evening, Sister Abigail Cheng sa Cheng family, si Brother Paulo, good evening, salamat sa Panginoon, thank you Jesus. Yan, Brother Paulo, good evening. Brother, si Daddy Frank, good evening. From Taguig, Brother Francis, Sister Cheng. At sa ating pastor, si Pastor Robin, Sister Isabel, sa Recit Kids. Good evening din po sa inyong lahat dyan. Thank you Lord, Kuya RJ, Mami Ading. Thank you Lord, Sister Ish, Brother Mark. Good evening sa inyong lahat dyan. Salamat sa Panginoon, Daddy Long, Sister Macy, Atasha. Happy birthday, thank you Lord. Sister Mary Joy Padjo, Brother Johnny, good evening po. Sister Minerva, good evening. Salamat sa Panginoon. At yan, salamat din sa ating mga kapatid na patuloy na nagtatag, nag-share ng ating live video. Yung mga nagtatag dyan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At patuloy po nating ipanalangin yung ating mga tinatag na pangalan na soon makasama natin sila dito sa gawain ng ating Panginoon. Makapanood din sila, makatanggap ng buhay na walang hanggan. At yan, good evening sa inyo, Brother Janlo, Brother Sai. At yan, mga kapatid, si Mami Jo Abad, good evening po. Mami, Sister Ria Quaresma, Brother Yude, Huge Espiritu, Sister Maricel, Brother Yuma, Brother Efren, thank you Lord, Daddy Soilo, Ninang Ellen, good evening, Ninang Nida, Daddy Renny, thank you Lord. Yan, Sister Je Mortel, good evening, Sister Joanne Mortel. Yan, salamat sa Panginoon. At yan, mga kapatid, bago ang lahat, umpisahan muna natin itong gawain ng Panginoon sa pananalangin sa Kanya. At yan, iuko muna natin ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata. Hingiin natin ang kanyang gabay at ang kanyang presensya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabi na ito. Salamat, Lord, sa malayang oras. Salamat sa napakagandang panahon na ibinigay mo. Salamat, Panginoon, dahil kahit ano yung ginagawa namin, ikaw yung nagbibigay ng desire sa aming mga puso, Panginoon, na patuloy na unahin ka sa gabi na ito. Salamat, Lord, sa mga kapatid namin na ahabol, magti-team replace, Lord. Patuloy, Lord, na ikaw ang magbigay ng pabor sa kanilang mga schedules, Lord, sa mga nahahadlangan, Panginoon, na mga traffic, in the name of Jesus. Hawiin mo ang daan, Panginoon. Lord, salamat din dahil ngayong gabi,
patuloy na pupuspusin mo kami ng iyong banhal na spirito, Panginoon. Patuloy na lulukuban mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Alisin mo po ang maihinang data connection, mapa-wifi man ito, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng pabor, Panginoon. Lalong-lalo na yung connection namin, Panginoon, sa'yo. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, na maintindihan namin ang mga salita mo ngayong gabi. Panginoon, alisin mo lahat ng distraction sa aming paligid at mag-focus lamang kami, Panginoon. Lalong-lalo na yung puso namin, buksan mo sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa gabi na ito. Tinatanggap namin ang lahat ng tagumpay at ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, salamat sa Panginoon at nakasama ko na naman kayo. Good evening po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, saan man kayong lupalop ng bansa. Yan, salamat sa Panginoon. At yan, Brother June, good evening sa'yo. Sir Rica Del, Rusit, good evening po. Brother Sen, good evening. Papa John John, yan, thank you, Lord. Mama Ning Ning, Kuya Yvette, Kuya Toto, Kuya Oscar Corsiga, Tita Gina, Tito Willie, good evening sa inyong lahat dyan. Sa Sapote, Sister Stephanie at sa Ocampo family. At yan, salamat, Brother Edward. At yan, mga kapatid, kung bago ka pa lamang dito sa gawain ng ating Panginoon sa OPM, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-type ng New Blessing. Hallelujah! Welcome ka sa gawain ng Panginoon. At yan, maraming salamat yan, Brother Marlon Fornelos Carmolet, good evening. Brother Nico Garcia, salamat. Kay Ella, Sir Bernadette, sa inyong family, salamat sa Panginoon. Yan, mga kapatid, thank you sa inyong mga buhay at patuloy na buksan natin ang ating mga puso. Mamaya-maya lamang maririnig natin ang salita ng Panginoon at alisin natin ang lahat ng distraction, pag-aalala, pagkatakot, pagdududa. Isang tabi mo muna natin yan. Unahin muna natin ang Panginoon ngayong gabi at ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Patuloy tayong manalangin sa Kanya, patuloy nating dinggin ang Kanyang mga salita. At yan, salamat sa Panginoon. Bati uli tayo sa ating mga kapatid, Sister Jela Ihopia. Thank you, Lord. Hallelujah. Sister Myla Hernandez, good evening. Daddy Frank, good evening po. Yan. Sister Hansel Blancas, good evening po sa inyong lahat dyan at sa inyong family. Thank you, Jesus. Yan. Congratulations pala kay Brother Marlon Fornelos sa panibagong baby na isinilang ng kanyang asawa. Salamat sa Panginoon. Salamat sa safe delivery. Thank you, Lord, at sa pabor. Yan. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. At yan, mga kapatid, bago ang lahat, umawit muna tayo sa ating Panginoon. At ang kakantahin natin ngayon, mga kapatid, ay maging tulad mo. At yan, salamat sa ating mga kapatid. Pakilagay na po ang ating lyrics dyan sa baba para makasabay ang ating mga kapatid through online. Hallelujah! Sabay-sabay po tayo na magpuri, sumamba, umawit sa ating Panginoon na buhay. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Jesus. And good evening, Jewel Janine. Good evening from Naik. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Wala nang iba pang hahanapin. Yes, Lord. Ikaw lamang. Sa piling mo, Diyos, lahat ay nasa akin. Sapat ka na sa buhay ko, O Kristo. Thank you, Jesus. Dito sa mundo, wala nang papantay sa'yo. Magbigay ng karangalan sa pangalan mo. Sinisigaw nitong puso. Maging tulad mo, yan ang nais ko. Mabuhay para lang sa'yo. Maging tulad mo sa puso't isip ko. Liwanag
ko sa mundo, sa tanging hari ko. Maglilingkod hanggang dulo. Evening, Mama Mia, Papa Herman, Hannah Harold from Taguig. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maging tulad tayo ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat sa pagsama, sa pagsabay sa ating awiting ngayong gabi, mga kapatid. At yan, thank you, Lord.
Welcome na welcome po ulit kayo sa ating OPM or online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite page. Mondays to Fridays po ang gawain ng Panginoon. 7 PM hanggang 8 PM lamang tayo. Hi and hello po ulit sa inyong lahat mga kapatid. At yung kanta kanina na inawit natin, mapapakinggan nyo yan sa ating YouTube channel mga kapatid, Jesus Comfy Cavite. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe kapatid, pumunta ka na kagad sa YouTube channel mo, pindutin mo na yung subscribe button, at syempre, wag na wag mong kakalimutang pindutin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bagong videos na ilalabas ang ating simbahan. Kaya yan mga kapatid, good evening din po sa ating mga kapatid sa Japan. Konbawa po sa inyong lahat dyan. Thank you Lord, Sister Donis, Sister Kylie, Sister Ethel. Konbawa po sa inyong lahat dyan. Patuloy po kayo na mag-ingat. At sa atin ding mga kapatid sa Canada, Pastor Ray and Sister Charity, Brother Twini or TG yan. Salamat sa Panginoon sa mga buhay nyo. Salamat sa patuloy na pananalangin nyo sa gawain ng ating Panginoon. At sa ating mga kapatid din po sa Nasugbo, Batangas, si Brother Pure, Brother Mando, good evening po sa ating lahat dyan, sa mga kapatid, brother and sister sa Nasugbo, Batangas, good evening po sa ating lahat. Kaya yan mga kapatid, good evening din po sa ating Bishop, si Bishop Ricky, si Sister Reverend Joe, yan, salamat sa ating mga nagwago puhang pastor. Thank you Lord. Pastor John Bartolome at si Pastor Jojo at sa ating pastor na si Pastor Van Louis Rusita. Yan, salamat po sa inyong mga buhay. Salamat sa patuloy na pananalangin nyo sa ating gawain. Thank you Lord. Salamat din po sa ating kapatid kay Brother Ronel and Sister Kay Napoles, si Tita MJ, Sister Hannah, si ayan, Brother Joel Napoletano. Good evening po sa inyong lahat dyan sa Greece, sa Canada at sa California. Patuloy po kayo na mag-ingat. Patuloy po kayong gabayan ng ating Panginoon at patuloy po kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoong Ama. Yan, thank you Jesus. Yan. Pastor Mira, Brother Yuri, good evening sa inyong lahat dyan. Salamat sa Panginoon. Yan, thank you Jesus. At yan mga kapatid, mag-comfy break muna tayo. Thank you Jesus. At yan, Bible quiz B. Dagdag ka lamang, matuto ka sa dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer. Yan, good evening. Thank you Lord. Ang tanong dito sa ating Bible Quiz B or Comfy Break, eh, sabi dito, who is the man that wanted to kill baby Jesus? At yan, makikita natin ang sagot sa apat na ito. At sabi dito sa letter A, si King Herod daw ba? Letter B, King Solomon? Letter C, King David? Letter D, King Jehoshaphat? Yan, pakisagot naman dyan mga kapatid kung ano yung mga, yung tamang sagot. Yan, salamat sa Panginoon. Sabi dito mga kapatid, ang nais magpapatay kay baby Jesus, makikita natin yan sa Mateo chapter 2 verse 16. At ang sagot ay letter A, si King Herod. At yan mga kapatid, bakit ba gustong ipapatay ni King Herod si baby Jesus? Kasi natatakot si King Herod na mapalitan siya bilang hari o mawala yung kapangyarihan sa kanya. At ipinapakita dito mga kapatid na minsan natatakot tayo na mawala kung anong meron tayo or yung power sa buhay natin o yung sa puso natin, di ba? At pero dito, kapatid, ipinapakita dito na kapag ang Diyos ang nasa puso natin, lahat kayang ibigay ng Panginoon. At syempre, hihigitan ng Diyos yung ibibigay ng mundo na ito sa'yo. At yan, lagi nating unahin ng Panginoon, lagi nating ibigay sa Panginoon ng lahat, lalo na ang ating oras, kapatid. Salamat sa Panginoon. Yan ang ating comfy break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan!
Thank you, Lord. Salamat sa mga buhay nyo, mga kapatid. Salamat sa pagsagot. Salamat sa laging pag-abang ng ating Comfy Break Bible Quiz Bee. Talagang kapag nandyan, ang dami na kagad nagko-comment sa ating page. Salamat sa mga buhay nyo. Alam ko lagi nyong inaabangan yan. Siyempre, kapag inaabangan nyo, may pagpapala ang Diyos. Meron tayong mga prizes dyan, mga kapatid. Salamat sa Panginoon kasi every Sunday, binubunot ang mga tama, ang mga pangalan ng mga sumagot at tama yung sagot nila. Kaya sa Sunday, kapatid, abangan mo kung nanalo ka sa ating Bible Quiz Bee, sa ating Comfy Break, kapatid. Abangan mo yan sa Sunday kasi electronic raffle ang gagamitin ng ating Panginoon dyan. Meron kang chance na manalo ng GCash, load, ballpen or notebook para pang journal. At yan, salamat sa Panginoon. At thank you, Jesus. At yan, mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa sa ating series ulit na Radical Youth, mga kapatid, ihanda mo na ang iyong puso. Ihanda mo na syempre ang unang-una yung Bible, yung ballpen at notebook para mamaya isusulat natin kung ano yung mga sinabi ng Panginoon sa atin. Kaya kapatid, ihanda mo na ang lahat ng yan. Bible, notebook, ballpen. Sa Daniel chapter 1 verse 3 to 6. At yan, habang ninahanap nyo mga kapatid, nais lamang nating pasalamatan ng ating mga kapatid na patuloy na nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Kingdom Partners na patuloy na nag-uumapaw sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon at sa pag-support ng kanyang ministry. Salamat sa Panginoon sa mga buhay niyo, mga kapatid. Patuloy na umani kayo na masaganang pagpapala, siksik, liglig at umaapaw sa ating Panginoon. Kaya kapatid, kung na-bless ka sa gawain ng ating Panginoon, araw-araw kang na-bless at na-encourage ka na magbigay, marami ng paraan ngayon, kapatid. Meron na tayong GCash, meron tayong BDO. Online na lang, kapatid, para makapagbigay ka sa Panginoon. At sigurado, kapag nagbigay ka sa Panginoon, bibigyan ka din niya. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya mga kapatid, kung nais mo magbigay, thank you Lord sa buhay mo. Patuloy na gamitin ka ng Panginoon sa kanyang gawain. Kaya yan, mag-message lang tayo sa ating Jesus Comfy page. At yan, salamat sa Panginoon. Thank you Jesus sa buhay nyo. At yan, alam ko nakita niyo na yan. Thank you Lord. Sa Daniel 1, chapter 1, verse 3 to 6, sabi dito mga kapatid, sabay-sabay tayong basahin. Yan, sabi dito, iniutos ng hari kay Ashpenaz, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay ang mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, walang madaling turuan, may malahawak na pangunawa, at karapat dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babilonya. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. Tatlong taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah, na pawang nagmula sa lipi ni Judah. Yan, manalangin tayo mga kapatid. Thank you Lord, thank you Jesus. Panginoon, salamat po sa salita na ibinigay mo ngayong gabi. Patuloy na mangaral, mangusap at magturo ka. Puspusin mo po kami ng iyong banal na spirito, Panginoon. Patuloy Lord na ipaintindi mo ang lahat ng mga salita na ito. Patuloy na tumanim sa aming puso, tumubo, lumago, makita mga pagbabago. Panginoon, alisin mo rin po ang lahat ng mga distraction sa aming mga puso at isipan. In the name of Jesus, Panginoon, mag-focus lamang kami, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa tagumpay na ito. Patuloy na gamitin mo ang iyong lingkod. Patuloy, Lord, na ituwid ang dila ng iyong lingkod, Panginoon. Maraming salamat sa gabi na ito. Lahat ng ito, tinatanggap at itinataas namin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Yan mga kapatid, thank you Lord, salamat Sister Resty Masangkay, good evening sa'yo, salamat sa Panginoon. At yan mga kapatid, good evening ulit sa inyong lahat. At tuloy-tuloy po tayo
sa ating series na ano ba yan? Radical Youth. Sabi mo, Radical Youth. Pinag-uusapan po natin dito yung mga kabataan sa Bible na naging radical ang pamumuhay. Bilang isang Kristiyano, yung radical kapatid or extreme, sabi ni Merriam-Webster, ayon sa research, yan, very different from the usual or traditional. Kumbaga, iba at hindi ito nakasanayan ng mga tao, hindi ito yung normal na pamumuhay. Yan. At yung radical, ang ibig sabihin, favorite extreme changes in existing views, habits, condition, or institution. Yan, makikita yung kaibahan bilang isang mananampalataya. Thank you, Lord. At ang pag-uusapan natin ngayon ay si Daniel. Pero bago ang lahat, mga kapatid, bago tayo pumunta doon sa buhay ni Daniel, may isa akong tanong sa inyo. Yan, thank you, Lord. Sino dito, nung panahon ninyo, nung elementary or high school, eh laging nanonominate bilang officers or officer ng inyong klase? Yan, pakitype naman dyan kung anong posisyon meron ka. Di ba, katulad ngayon, presidente, vice president, yung sa mga school natin noon, di ba? Kung anong officer ka. Kaya mamaya, babasahin natin yung mga comment nyo, kapatid. At magbibigay lamang tayo ng example kung ano ba yung lagi tayong nanonominate, yung mga posisyon na meron sa school, di ba? At natatandaan ko dyan, presidente, di ba? Bakit presidente ito lagi? Simula grade 1 hanggang grade 6. Kasi laging may dalang regalo kay teacher, di ba? Laging may dalang ulam, di ba? Kapag ano, recess, talagang teacher sa ito ah. Kaya ang ginagawa ni teacher o presidente natin to, isa ka ba doon? Isa ka ba dyan? Yan. Minsan bumibili ka pa ng electric fan para maging presidente ka ng classroom nyo, di ba? Na parang kilalang-kilala yan, secretary bro. Pero ang pangit ng sulat ko sa whiteboard. Pagagandahin ni Lord yan, di ba? Yan, sabi din dito, taga-sulat sa mga folder ng classmate ko. Portfolio in niya, meron na si Mami Adriana Rusit. Thank you, Lord. Yung iba, muse daw si Mami. Thank you, Lord. Talagang pinagliliwanag tayo ng Panginoon, di ba? At yung iba naman, ano, treasurer. Bakit? Kasi ikaw yung pinakamayaman sa klase nyo. Di ba? Nanlilibre ka kapag recess. O, puno tayo sa ano, sa kantin. Lilibre ko kayo. O, ito, ano natin to, treasurer natin to. Mayaman to eh. Di ba? May mga ganun. At yung iba naman na tahimik, ginagawang ano, sergeant of arms. Kumbaga, ikaw yung taga-saway, tahimik ka, hindi ka kabilang sa kanila. Ikaw yung maglista ng ano, ng noisy, pag maingay sila, para i-ano natin, i-minusan natin yung ano, grade sila pag quiz. Di ba? Yan yan. Sergeant of arms. At yung iba naman, alam ko, naging pareho tayo eh. Ito yung lagi ako nanonominate noon, nung elementary hanggang high school, sabi, escort, yan, kasi, yan, ikaw yung pinakagwapo sa ano nyo, sa classroom nyo, di ba? Tapos yung iba naman, sabi nga ni Mami, muse, di ba? Thank you, Lord. Sumasayaw yung sulat, di ba? Thank you, Lord. At yan, salamat sa Panginoon, kasi ikaw yung pinakamaganda sa classroom nyo, crush ka ng mga classmate mo, hindi lang sa room nyo, kundi sa mga ibang room pa, di ba? Muse, di ba? Yan, thank you, Lord. At yan, sige, ano pa tayo? President and muse, grabe, no? Thank you, Lord. Sister Maria Novi, tsaka si Brother Genesis. Seryoso mga naging kaklase ko sa pagpili ng officer. Amen. President, pati si Mama, di ba? Pati yung magulang, presidente. Dalawa sila ng anak niya, di ba? Thank you, Lord. President ang PTA, elementary days. Sister Maureen, thank you, Lord. Parehas kayong presidente ni Mama, no? Yan, balik tayo mga kapatid sa kwenta ni Daniel. Thank you, Lord. Salamat sa mga pagsagot niyo. Alam mo na kung sino maingay. Thank you, Lord. Yan, itong si Daniel ay isang Israelita, mga kapatid, na nabihag ng Babylonians. At dinala siya sa Babylon, Babylonia. Kasi itong si Haring Nebuchadnezzar ay winasak ang Israel at ang Jerusalem. Sinira yung templo, maraming namatay. At yung mga kabataan doon, radical yun, sabi mo, radical yun, yung mga kabataan doon, ay ginawa niyang bihag, dinala sa Babylonia at doon, binihag nila. Kasi gusto ni Nebuchadnezzar na i-wipe out, sabi mo, i-wipe out ang lahi ng Israel at yung mga nabuhay ng mga Israelita. Ito yung mga kabataan na katulad nila Daniel. At ito sila Daniel, idodoctrinate nila para maging ano, kumbaga maging taga-Babylonia na sila. Aalisin yung ano nila, kumbaga pagkatao nila.
Example, ganito yung indoctrinate. Example, tayo mga Pilipino, dadalhin tayo sa Amerika or sa China, tapos tuturuan nila tayo ng mga salita nila. At hindi lang yun, papakainin din tayo ng mga pagkain nila. Yun yung indoctrinate, kumbaga. Yun talaga ang plano para makalimutan na nila yung identity nila. O, taga sa amin ka na, ganto ganyan. At dito, mga kapatid, titignan natin maigi. Hindi lang si Nebuchadnezzar ang may plano nito. Sabi mo, hindi lang si Nebuchadnezzar eh. Kundi sino? Si Satanas. Kasi di ba sabi kay Satanas, yung dudurog sa ulo mo, kaya gusto niyang i-wipe out yun para ano? Wala nang dudurog sa ulo ni Satanas. Pero hindi eh. May mga nag-stand out. Sila. May nag-stand out sa kanila. Sino yun? Si Daniel yun, kapatid. Sabi sa Daniel 1, chapter 1, verse 3 to 6, iniutos ng hari kay Ashpenaz, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng hari at ilan sa angka ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, ano pa, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa, at karapat dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng ano, wika, eto na, at panitikan ng mga taga-Babilonya. Kapatid, bakit kabataan yung sinabi doon? Bakit yung kabataan ng mga target ngayon? Kasi sila yung nagsisimula. Sabi mo, sila yung nagsisimula pa lamang na maging maalam sa buhay o ayun yung parang na, pa, ano, pa, pausbong pa lang. Parang dito sa Pilipinas, i-ano natin, ilagay natin sa Pilipinas, katulad ng mga NPA, sino yung target nila? Mga kabataan. Yung mga wala pa masyadong alam, matuturuan nila yun eh. Yung magagaling magsalita, matatalino, para labanan ng ano, ang gobyerno. Parang ganun yung nangyari kala Daniel, mga kapatid. Mga kabataan din. Pero iba si Daniel. Sabi mo, iba si Daniel. Radikal na kristyanong kabataan si Daniel, kapatid. Kahit na nakalatag na sa kanya ang mga bagay at wala nang pwedeng pumigil sa kanya, pinili pa rin ni Daniel na magbigay ng karangalan sa Diyos, sa kanyang pamumuhay, kahit nasa ibang lugar siya. Amen, di ba? Paano naging radikal si Daniel? Sa isang masamang environment, sa maruming kaharian, at paano siya nabuhay na isang kristyanong tunay? Gusto mo malaman kung paano, kapatid? Ito yung point number one natin. Malalaman natin ang sagot. Yung unang point ay matatagpuan natin sa Daniel chapter 1 verse 8. Sabi dito, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Pause lang tayo. Ang unang point, mga kapatid, make a decision to honor God. Sabihin mo, kapatid, make a decision to honor God. Nagpasya po si Daniel, kapatid. Kasi wala kasing pwedeng pumilit sa'yo na parangalan ng Diyos. Tama? Meron tayong sariling pagpapasya, kapatid. Kung paparangalan mo ba ang Diyos o hindi. Mabubuhay ka ba para sa Diyos o para sa sarili ko lang? Balik tayo sa story ni Daniel, kapatid. Alam ninyo, mga kapatid, napakadali kay Daniel ang magkasala. Bakit? Kasi binigay na. Meron na siyang access si Daniel. Kasi binigay na yung alak. Unlimited yung alak, tama? Unlimited yung pulutan. Unlimited lahat yung pagkain. Kung ano yung pagkain ng hari, ibinigay sa kanila. Kala Daniel yun, mga kapatid. O, mga kabataan ngayon. Kapag tinawagan, pre, punta ka dito. Libre. Libre yung alak. May babae pa. Wala kang gagastusin. Anong sasagot ng kabataan? Sige, pupunta ako. Agad-agad yan. Bihis ka agad. Punta agad doon. Walang gagastusin eh. Kumbaga, free na kagad yung access. Nandun na kagad yung kasalanan. Magdi-desisyon ka na nga lang. Pero si Daniel, kapatid, ibahin mo. Kahit kabataan, walang magulang, walang pipigil sa kanya, walang pastor na para ipag-pray siya eh. O, wag mong inumin yan. Huwag kang pumunta dyan. Gawa ng kaaway yan. Walang ganun si Daniel. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Si Daniel, kapatid, he made a decision to honor God.
dapat nating gawin? Make a decision to honor God, kapatid. Kailangan pagpasyahan natin. Hindi tayo pwedeng pilitin. Binigyan na tayo ng self-will, eh. Tama? May sarili tayong pagpapasya. Si Daniel, pinili niya na i-honor si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, si Daniel, pinili niyang i-honor si Lord. Alam ninyo, mga kapatid, paano ba tayo magiging radical bilang isang kabataan, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano? Kapatid, nasa iyo ang desisyon. Piliin mo na i-honor si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, piliin natin na i-honor si Lord. Kapatid, sa buhay mo, huwag mong dudungisan. Gaya ni Daniel, umiinom ka ng alak, tapos sasabihin mo, pinilit ka. Hindi ka naman nilunod ng ganun eh. Uminom ka. Hindi eh. Ginusto mo din. Walang pumilit sa'yo. Ginusto mo yan. Pinili mo, paggising mo, nasa hotel ka na kagad, sa hotel, may nangyari sa inyo. Tapos sasabihin mo, pinilit ka lang, hindi mo pinasya kasi ginusto mo din eh. Walang pumilit sa'yo. Ginusto mo din yan. Kaya alam mo, kapatid, mag-desisyon ka. Kasi kung ayaw mo, walang makakapilit sa'yo. Kung ayaw mo uminom ng alak, ayaw mo eh. Ayaw mo magkasala eh. Hindi ka iinom. Hindi ka mapupunta doon sa pag-iinom. Tama? Kung gusto mo talagang i-honor si Lord, kapatid, sa katawan mo, kailangan ipe-preserve mo yan. Kumakain ka ng gulay, umiinom ka ng tubig, araw-araw, hindi kung ano-ano yung iniinom mo, soft drinks, hindi lang maaalat, di ba? Kailangan ipreserve mo yung katawan mo. Hindi ka kagad, katulad dito, hindi ka din kagad papatol sa sexual relationship hanggang hindi ka kasal. Tama? Tandaan ninyo, kapatid, pwedeng pumalit sa atin lahat ng ginawa natin, mga kapatid. Pwedeng pinagpasyahan natin yan. Kabataan, pinilit ka ba? Hindi, bigla na lang bang nasa porn site yung cellphone mo? Na, uy, dito na kagad ah. Hindi, pinagpasyahan mo yan. Pumunta ka dun sa website na yon. Bakit? Kasi gusto mo. Kaya anong nangyari? Natrap ka dun sa kasalanan ng pornografiya. Bigla na lang bang may nagsayaw sa cellphone mo? Uy, sa TikTok mo, di ba? Eh, hinanap mo din eh. Ginusto mo din yon. Pinili mo yon. At nagstay ka dun, kaya nagkasala ka. Pero kung ayaw mo, anong gagawin mo kung ayaw mo? Scroll na kagad yan, X na kagad sa akin yan. I-X mo na para hindi na umano, anong tawag? Para hindi na bumalik, hindi na uli mag-repose sa'yo, di ba? Anong dapat nating gawin? Make a decision to honor God. Anong kasalanan sa buhay mo na sinasabi mo, pinilit ka lang eh. Mali yun, kapatid. Pinagpasyahan mo yun, ginusto mo din kasi. Pero ibahin mo si Daniel, kapatid. Kahit wala siyang bantay, wala yung cell group leader niya, wala yung pastor, wala yung mga ka-churchmate niya doon, pinili niya kasi bakit? Pinasya niya na i-honor si Lord. Sabi niya, sige, i-honor ko lang si Lord. Kahit walang magbantay sa akin, okay lang. I-honor ko. Hindi ko dudungisan yung katawan ko. Hindi ko dudungisan yung sarili ko sa mga bagay na to. Kasi totoo. Temptation nandyan lang. Tama? Hindi naman nawawala ang temptation eh. Hindi nawawala ang tukso. Kahit saan ka pumunta, may tukso. Kahit nga sa church, may tukso din eh. Kahit saang lugar, meron tukso. Pero piliin mo na i-honor si Lord. If we make a decision to honor God. Kapatid, ito yung point number two natin. Sa pagdidesisyon mo na i-honor si Lord, we must turn away from evil. Point number two, turn away from evil, kapatid. Sa pagdidesisyon natin na i-honor si Lord, kapatid, turn away from evil. Katulad ni Daniel, lumayo siya sa gawa ng kasalanan, tama? Sa kabataan ngayon, parang maging radical ang pagiging Kristiyano mo. Kailangan layuan mo yung mga tao na magdudulot sa'yo ng pagkakasala o kasalanan sa buhay mo. May mga kaibigan ka tapos, bad influence naman. Kapatid, layuan mo na. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paluloko. Sabihin mo, huwag kayong paluloko. Ang masamang kasama ay nakakasira na mabuting pagkatao. Sabi doon, post lang tayo. Alam ninyo sa mga kabataan, maraming naluloko eh. Post lang tayo doon sa verse 33. Maraming naluloko ang kabataan ngayon. Bakit? Akala nila kasi yung mga kaibigan na nanilibre sa kanila,
nagbibigay ng mga regalo, eh, maganda na yung hangarin. Yung iba, di ba, na ano, parang hinihikayat na sumali ka sa grupo namin. Ililigtas ka nito, hindi ka mapapano, safe ka dito, ganun yung mga sinasabi para maging miyembro ka sa kanila. At nung after na maging miyembro ka sa kanila, anong nangyari? Naging magulo yung buhay mo, laging may away, laging ano, ang ending, mapapahamak ka lang doon. Gumagawa na sila ng kasalanan, minsan nagnanakaw pa, nangaagaw, di ba? Kapatid, niloloko ka lang 'yan. Yung iba pag ginawa mo 'to, sabi pa, pag ginawa mo 'to, ibigan na kita, tunay kitang kaibigan. Sige nga, tumalun ka diyan. Agawin mo nga 'yung kung anong meron siya. They corrupt good character, mga kapatid. Kristiyano ka, kapatid. Kaya you turn away from evil. Tatalikuran mo talaga. Sabi sa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 34, magpakatino kayo at talikuran ng pagkakasala. Post lang tayo ulit. Paano daw magiging matino, kapatid? Talikuran ng pagkakasala. Tandaan ninyo, kapatid, ito. Ang isang tao, kapag naglalaro ng apoy, anong mangyayari? Mapapaso, tama. Kapag yung tao naglalakad sa gilid ng bangin, anong mangyayari sa kanya? Mahuhulog siya doon. Bakit ka doon maglalaro? Bakit ka doon maglalakad? Mahuhulog ka. Eto pa, kapag lumangoy ka sa malalim na tubig, anong mangyayari sa'yo? Malulunod ka. Ganun din sa kasalanan, kapatid. Kaya, talikuran mo na yung kasalanan na yan. Sino yung mga tao sa buhay mo na nagiging dahilan para magkasala ka sa buhay mo? Minsan, yung kagrupo mo, katrabaho mo, di ba? Totoo. Barkada, mga kachat mo, mga kaibigan mo. Ano ba yung mga gawain sa buhay mo na hindi mo maalis? Mga kasalanan. Isa na dito yung app sa cellphone. Yung pagiging addict sa online games. Hindi lang yung website na hindi naman karapat-dapat. Eh yung nagiging pagkakasala natin eh. Kapatid, palikuran mo na. Si Daniel, ganun eh. He made a decision to honor God and turn away from evil, kapatid. At hindi lang natapos doon sa pagtalikod ni Daniel sa kasalanan. Alam mo kung ano yung ginawa niya? Ito yung point number 3 natin, mga kapatid. Last na to. Pursue righteousness. Sabi mo, pursue righteousness. Kapatid, hindi pwedeng tumalikod lang tayo sa kasalanan. Dapat may gawin tayo. Sabihin mo sa katabi mo, dapat may gawin tayo. Kapag tumalikod tayo sa kasalanan, dapat may gawin tayo. Pursue righteousness. Katulad ni Daniel. Nung tinalikuran niya yung kasalanan, kumain siya ng gulay at uminom ng tubig. Hindi niya ininom yung alak. Hindi niya kinain yung pagkain ng hari. Tinalikuran niya, may ginawa siya. At kumain siya ng gulay at uminom ng tubig. Sa buhay natin, mga kabataan, tinalikuran mo na ba yung masasamang kaibigan mo na mga bad influence? Binura mo na ba yung apps sa cellphone mo para hindi ka na magkasala? Nagbawas ka na ba? Dapat bawasan mo na eh. Pagiging addict mo sa cellphone, sa online games, sa mga bagay na hindi ka rapat-dapat sa Panginoon. Kapatid, hindi mag-i-stop doon. You need to pursue righteousness, kapatid. Simulan mo nang umatend ng gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, naririto ka ngayon. Bakit? Kasi inumpisahan mo na. Pursue righteousness. Nandito ka sa OPM ngayon para kanino? Para sa Panginoon. Umpisahan mo na ding umaten ng Bible study. Wednesday, 8:30 hanggang 9:30. Kasama natin dyan si Pastor Roban Rosit. Thank you, Lord. At Mondays to Fridays, may gawain tayo. OPM, umpisahan mo, kapatid. Magbasa ka na din ng Bible. Gaya ni Daniel. Si Daniel, naging prayerful siya. Nananalangin siya lagi sa Panginoon. Kapag wala siya, kapatid, ganito kasi. Kapag wala tayong ginagawa or ginawa after talikuran yung kasalanan, may tendency na hihilahin tayo pabalik. Naranasan mo na ba yun? Nung nawala ka dun sa gawain ng Panginoon, na naging petix ka na, kumbaga naging kalmado ka na, eh parang binabalik-balikan, nire-remind sa'yo na bumalik ka na lang dito. Sa kasalanan na to, mas masaya rito, mag-inom na lang tayong ulit. Babalik sa'yo yung kasalanan kapag wala kang ginagawa. Isang kalabit lang sa'yo, babalik ka na kagad. Tama, bakit? Kasi walang ginagawa. Kaya kailangan natin, may gagawin tayo after na tumalikod tayo,
sa kasalanan. At 2 Timothy chapter 2 verse 22, sabi dito, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, ano? Pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Kapatid, kailangan mo ng kasama. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng kasama. Ito yung mga godly people, kapatid. Si Daniel, may mga kasama din siyang kaibigan. Yung mga godly people na laging lumalapit din sa Panginoon. Ganun din sa buhay natin. Kailangan natin ng mga tao na tumatawag sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ng mga tao na tumatawag sa Diyos. Nandyan ang ating mga ministries, youth. Wala ka pang ministry? Nandyan yung youth ministry. Nandyan sila Brother John Lo, Brother Sai. Gagabayan ka nila at tuturuan sa mga salita ng Panginoon. At salamat, nandyan yung mga radical youth natin. And yung ating mga kapatid na yan. Kaya kapatid, kung makikita mo sila dito sa gawain na ito, i-message mo kaagad ang ating mga kapatid na yan at salamat sa Panginoon kasi makakasama mo silang manalangin, makakasama mo silang mag-encourage sa mga tao at kung paano ba yung mga gagawin nyo sa mga susunod bilang mga kabataan. Kaya nagpapasalamat ako sa mga buhay ng ating mga kapatid na yan, Brother John Lo and Brother Sai. Shout out sa inyong dalawa. At kaya yan mga kabataan, huwag nating kakalimutan lagi na unahin si Lord at lagi tayong tumawag sa Kanya at syempre, kailangan natin ng mga godly people. Kristiyano ka? Tanong sa atin eh, Kristiyano na tayo eh, di ba? Bakit lagi pa rin tayong nadadapa sa kasalanan? O natutukso, Brother JB? Kasi bakit? Kasi walang nag-a-account sa atin. Walang nagbabantay o walang nangangamusta or nag-check sa atin. Kaya kapatid, kailangan mo ng mga tao na makakasama para sa paglalakad mo patungo sa Panginoon. At masaya. Kapatid, kapag may nag-a-account sa'yo, may nagtatanong sa'yo, oh, Brother JB, nanonood ka pa ba ng mga makamundong gawa? Nag-iinom ka pa ba? Nagsusugal ka pa ba? Yung lagi kang kinakamusta, tapos sasabihin sa'yo, nagbabasa ka na ba ng Bible? Yung parang kapatid na kapatid yung turing sa'yo na lagi kang chinachat, bro, kamusta? Nag-pray ka na ba ngayon? Nakapag-journal ka na ba? Atin tayo mamaya, Bible study, ini-invite ka lagi. Kaya kapatid, kapag may ganun sa buhay mo, magpasalamat ka sa Panginoon kasi mahal ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na lumayo ka sa Kanya. At yan, yan kailangan natin ng mga tao na mag-a-account sa atin, kapatid. Dito, mga kapatid, si Daniel, balik tayo uli sa story. Si Daniel, nasa ibang lugar siya, tama? Nasa Babylonia siya, kahit na wala yung kanyang mga kaibigan, wala yung magulang niya, wala yung pastor niya, wala yung servant leader na kasama niya, na magche-check sa kanya. Pero anong ginawa niya? Mas pinili niya na mabuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod sa Panginoon. Nag-desisyon si Daniel. He made a decision to honor God and turn away from evil. And hindi lang yun, kapatid. He pursue righteousness in his life. Kapatid, kung tayo nabibilib kay Daniel, may papakilala ako sa inyo. May mas matuwid kay Daniel. Perpekto. Natukso sa lahat. Inilatag na lahat sa kanya. Sa lahat ng paraan. Pero hindi siya nagkasala. Kasi bakit? Nagdesisyon siya na mabuhay ng may kabanalan. Diyos na nagkatawang tao na buhay ng may kabanalan sa Panginoon. Tinalikuran niya lahat ng kasamaan, kapatid. Sinikap niyang tuparin ang layunin ng kanyang ama. Siya, si Jesucristo, na ating Panginoon, kapatid. Kaya alam niyo, mga kapatid, kung nais nating maging radikal sa ating pamumuhay, na malugod ang Diyos, gaya ni Daniel, gaya ng ating Panginoon na si Jesus, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya kapatid, samahan ninyo ko sa panalangin. Ipanalangin natin ang ating sarili. Maaring nanonood, nakikinig ka ngayon. Nagkasala ka. Hindi mo matalikuran yung bisyo mo. Kapatid, nais ng Diyos na manumbalik ka sa Kanya. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya sa buhay mo. Ngayon, Panginoon, ngayon, kapatid, magdesisyon ka na i-honor si Lord. Maaari mo ba akong sabayan sa panalangin ngayong gabi?
iyuko mo lang yung ulo mo, ibuka mo yung bibig mo, ipikit mo yung mata mo, kasi lahat ng lalabas sa bibig mo, manggagaling yan sa puso mo. Naririnig ng Diyos ang lahat ng mga sasabihin mo. Kaya kapatid, pumikit ka lang, iyuko mo ang iyong ulo, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, sige, sabihin mo kapatid, Panginoong Jesus, huwag kang mahiya sa katabi mo. Kailangan kita sa buhay ko. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Sige, sabihin mo, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Panginoon, sabihin mo, Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo. Salamat sa relasyon mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin natin, narinig ng Diyos yung pagsisisi mo. Sabi mo sa katabi mo, narinig ng Diyos yung pagsisisi natin. At kapatid, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na ng Panginoon. Tinawag ka na niyang anak. Kaya kapatid, in 5 minutes, tapos na tayo. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Patuloy natin siyang i-honor. Patuloy natin siyang bigyan ng karangalan at ipag-pray din natin yung sarili natin. Alisin natin yung kasalanan at mabuhay tayo para sa Panginoon. Sumagot ka lang, yes Lord, amen, hallelujah, praise God. Sabayan mo lang ako, yes Lord, thank you Jesus. Ama namin Diyos sa langit, salamat po Panginoon, salamat Lord sa gabi na ito. Salamat dahil tinulungan mo kaming magdesisyon na i-honor ka sa aming buhay. Salamat Panginoon dahil tinulungan mo kaming maalis sa kasalanan, Panginoon, at talikuran ito. Panginoon, salamat, Lord. Dahil ngayon, talagang pinopersono namin, Lord, yung pagiging righteousness, Panginoon, sa'yo. Panginoon, salamat dahil binago mo na kami. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming babaguhin araw-araw, Panginoon. Tulungan mo din kami, Panginoon, na makasunod sa iyong mga gawain. Huwag mong hayaan na wala kaming ginagawa. Tulungan mo kaming manalangin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maka-attend ng OPM, ng Bible study, ng mga gawain mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magbasa ng iyong salita. Tulungan mo kami na makausap ka by the power of the Holy Spirit. Lagi kang mangusap, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. Huwag mong hayaan na wala kaming gagawin. Ayaw na namin, Panginoon, na balikan yung dati naming buhay na makasalanan, Panginoon. Ngayon, Panginoon, nagdidesisyon kami, Panginoon, na i-honor ka sa aming buhay. And I pray, Panginoon, we pray, Panginoon, sa mga kapatid namin na nakakaranas ng sakit. Ngayon, Panginoon, may cancer, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 na cancer, Lord. In the name of Jesus, lukuban mo sila ng iyong banal na dugo, Panginoon. Alisin mo ang pag-aalala, pagkatakot, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon. Marami na kaming testimony na narinig na pinagaling mo, Panginoon. Maririnig din namin, Panginoon, ang kagalingan sa kanila, Panginoon, kung paano ka nagmilagro 2,000 years ago, hanggang ngayon nagmimilagro ka sa mga kapatid namin. Kaya mararanasan nilang kagalingan ngayong gabi, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, binubuhusan mo na sila ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa iyong mga latay, Panginoon. Pinagaling mo na sila, Panginoon, at ang kapayapaan, Panginoon, kagalakan ay nasa kanilang mga puso na, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang provision sa kanilang panggamutan, Panginoon, sa mga hospital bills, Panginoon. Masyadong malaki na, Panginoon, pero mas malaki yung Diyos namin. Mas mataas, mas makapangyarihan ka, Panginoon. Mas mayaman ka, Panginoon. At kayang-kaya mong bayaran ang bills na yan, Panginoon. In the name of Jesus, 7 digits man yan, 6 digits, Lord. In the name of Jesus, you will provide din, Panginoon, para sa kanilang mga gamot. In the name of Jesus, hindi sila magkukulang sa maintenance hanggang maranasan nilang kagalingan, Panginoon,
sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, dahil ang kapayapaan na sa pamilya na din nila, Panginoon, nararanasan na din ang kapayapaan sa kanilang mga puso na dumaranas, Panginoon, ng kalungkutan, kapighatian, Panginoon, pag-aalala, pagdududa. Winawash out namin yan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Winawipe out namin lahat ng yan, lahat ng gawa ng kaaway, at dalangin din namin, Panginoon, sa mga kapatid na namin na nagkukulang sa financial, sa provision, sa araw-araw, nag-aalala sa mga kakainin, sa mga bayarin sa utang, Panginoon, paano matatapos to? Lord, tulungan mo silang makapagbayad ng utang, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na hindi na nila balikan yung utang na yan. Sa susunod, sila na yung magpapautang, Panginoon. Sila na yung magpapahiram at hindi, Panginoon, hindi sila, Panginoon, magsasawa na magbigay sa iyo, Panginoon, dahil pinaranas mo kung paano mo sila palayain sa utang, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lang, ikaw na ang kumikilos, nagpapadala na ang iyong mga anghel, Panginoon, ng mga kayamanan mula sa langit dito sa lupa. Kaya, Panginoon, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Panginoon, tulungan mo din kami na maging tulad mo. Panginoon, tulungan mo kami sa pamumuhay namin araw-araw. Lagi ka namin i-honor, lagi namin ibalik ang karangalan sa iyo, Panginoon. Alisin mo ang pride, yung takot, Panginoon, yung kasinungalingan sa buhay namin, Panginoon. In the name of Jesus, pinapalayas namin yan. Patuloy, Lord, na pagbungahin mo sa buhay namin ang banal na spirito, Panginoon. Makita ang pagmamahal, Panginoon. At patuloy na pagbungahin mo ito sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, tinanim mo na ang mga salita mo sa aming puso. At patuloy na makikita namin, Panginoon, ang mga bunga. At dalangin namin, patuloy na diligan mo ito ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat. Dahil ngayon, Lord, tinatanggap ka na namin. Tinatanggap ka namin sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat. Tagumpay, ibinigay mo na. Proteksyon sa mga kapatid ko, Lord. Sa lahat ng oras, ibinigay mo na. Mga pagpapala, provision, ibinigay mo na. At lahat ng ito, Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat at pagsambat kaluwalhatian, kapangyarihan, kadakilaan, ibinabalik namin sa iyo, Ama, sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen and amen. Tanging hari ko, si Jesus lang, mga kapatid. Kaya yan, mga kapatid, salamat sa panonood nyo. Salamat sa pagsama nyo sa gawain ng Panginoon sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite page. Mondays to Fridays ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Kanina, sumabay ka sa panalangin. Tama, amen. Tinanggap mo ang Diyos. At ngayon, kapatid, tinawag ka na niyang anak. Kaya sabay-sabay tayong ideklara, kapatid. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom. Full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Power in you. Messiah, yan ang ating Panginoon. Hari ng mga hari, si Jesus Christ yan. Mga kapatid, kaya yan, mga kapatid, maraming salamat sa pagsama nyo sa gawain ng ating Panginoon sa OPM online prayer meeting. Ako nga pala ulit si Brother JB. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. God bless you all. Bye!